isang magandang araw na naman. Mabubulok na. Yan ang salitang masasabi ko sa inyo ngayon. Dahil mukhang mabubulok na sa kulungan si Norman Mangusin, o mas kilala bilang si Francis Leo Marcos. Nadagdagan na naman kasi ang kasong kakaharapin ni Norman Mangusin ngayon, ayon kay NBI Cybercrime Chief Vic Lorenzo. Dahil may nag-file ng panibagong kaso noong May 26, 2020 kay Norman Mangusin, o mas kilalang si Francis Leo Marcos, na land grabbing o pang-aagaw ng lupain sa Isabela. At ang mas matinding kasong posible niyang kaharapin ngayon ay ang rape na iniimbestigahan pa ngayon ng NBI. Dahil umano may magpa-file ng complaint kay Norman Mangusin na taga Isabela. Ayon sa programa ni Idol Erwin Tulpo at kay NBI Cybercrime Chief Vic Lorenzo, ay link ang posibleng kasong rape ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos sa kanyang kasong human trafficking, na kinonfirm na ring totoo ng NBI dahil nakausap na nila ang complainant ng kasong ito. At no bail ito, na naging dahilan kaya hindi pa rin ito nakakalabas ng kulungan hanggang ngayon. Sa programa ni Idol Erwin Tulpo ay sinabi nitong pinadalhan siya ng impormasyon ng NBI tungkol sa kaso ni Norman Mangusin o aka Francis Leo Marcos, na ang modus pala ng mga ito ay papangakuan ng trabaho sa Europe, pagkatapos ay dadalhin sa Hotel Vista sa may rekto para sa interview. Pagkarating ng aplikante para sa interview ay paghuhuba rin para makita ang dibdib, dahil kailangan daw ito sa trabaho. Ngunit ang pangakong trabaho sa Europe ay magiging sa Istanbul, Turkey na lamang. At ayon kay NBI Cybercrime Chief Vic Lorenzo, ay nakatakas ang mga babae sa pang-aabusong nangyari sa kanila. Kaya ngayon ay magfa-file ito ng kaso laban kay Norman Mangusin, o mas kilalang si Francis Leo Marcos. Bine-verify na rin ngayon ng NBI ang panibago na naman itong kasong kakaharapin na estapa sa Manila. Pero ang pinakamasakit sa lahat at nakakainsulto na ginawa nitong ni Norman Mangusin o si Francis Leo Marcos ay ang pagsasabing hindi daw tumutulong ang mga mayayaman ngayong COVID-19. Na alam naman nating lahat na fake news, dahil nasa bilyon na ang naitutulong ni Ramon Ang na CEO ng San Miguel Corporation sa ating mga kababayan. Sadyang napakarami na atang niloko ni Norman Mangusin o si Francis Leo Marcos, dahil inikot ata ang bansa para makapanloko. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan sa mga ganitong tao, at sa kanya namang mga taga-suporta na nag-aalala sa kanya at naniniwala pa rin sa kanya, ay huwag naman kayo mag-alala, dahil okay lang siya sa kulungan sa NBI, ayon kay NBI Cybercrime Chief Vic Lorenzo. At para naman sa mga nagsasabing fake news ang pinalabas na balita ni Idol Erwin Tulpo sa social media, ay konting ingat lang, dahil pwede kayong kasuhan ng NBI na nagpapakalat ng fake news, pati na rin sa mga nagsasabing nakalaya na si Norman Mangusin o si Francis Leo Marcos. Isama nyo na rin ang mga nagpo-post ng live na recorded video naman ni Norman Mangusin na namimigay daw ng mga bigas at naliligo sa swimming pool, dahil hindi totoo ang lahat ng yan. Kasi siya ngayon ay nakakulong at hawak ng kustodiya ng NBI, pero posibleng ilipat ng kulungan kung ipapasa na sa Korte Suprema ang kanyang mga kaso. Kaya paalam na muna mga kakartilyeho, hanggang sa muli nating video. Pero huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin niyo na rin ang bell para lagi kayong ma-update sa ating mga video. Ang inyo pong lingkod, si Ginoong Kartilyeho.